Relasyong LDR. Ito'y sitwasyon ng nagmamahalan na ang relasyon ay hindi pang matagalan kasi malayo daw kanilang dahilan, kaya sa marami parang ito'y laro lamang. Long distance relationship, tawag nila dito, magtiis at maghintay sa taong mahal mo. Ngunit minsan talagang mahirap ito pagkat alam naman natin naglipa na ang tukso. Sa OFW, madalas nakikita ang relasyon na minsan ay lokohan lang pala, pero marami pa rin ang umaasa isang araw makakatagpo rin sila ng taong magmamahal ng tapat sa kanila. Maraming ganito. Sa internet lang nagkakilala, nagkaibigan daw sa bawat isa. Mga sweet na salita ay binibitiwa na, bandang huli sa hiwalayan lang pala ang punta. Ang buong akala mo siya sa'yo ay totoo, hindi mo alam ikaw pala'y pinapaasalang at niloloko. Minsan ay nagiging daan pa ang relasyong ito, bangungutang lang pala pa kay niya sa iyo. Ang iba naman ay sex lang ang hinahanap. Pag nakita na ang katawan mo at pinagsawaran, ay di mo na mahagilap. Sa isang babae ito ay masaklap. Ikaw pala'y ginawang para usan lang, para magpasara. Pero bakit hindi ka pa rin nadadala? Pag may nagpaparamdam sa'yo, ikay tuwan-tuwa. Dahil ba sa pag-asa iyo pang makikita, kaya ibinibigay mo pa ang buong mong tiwala? Masakit ang katotohanan, pero isa lamang iyan na nangyayari sa relasyon na pangmalayuan, long distance relationship na mali ang pakahulugan, kaya marami ang umaabuso sa relasyon na ganyan. Kaya ang kahulugan ay aking binago na ang ganyang relasyon ay magkatotoo. Love, discipline, respect, yan ang tawag ko. Di dahilan ang distansya ang milya man ang layo mo. Ngunit marami naman ang nagtatagumpay, social media man nagkakilala ay nagkakatuluyan. Pag uwi ng Pinas tuloy ang kasalan, minsan ay ingrande pa nga ang nagiging handaan. Pero kadalasan ay nagiging kasalanan. May pamilya pala silang iniwanan. Ang nais lamang sana sa ibang bansa ay makipagsapalaran, nang dahil sa homesick tukso ay di nalabanan. Atensyon at oras mo sa kanya na napunta, maging ang yung sahod sa kanya mo na rin pinapadala. Hindi mo na inisip iniwanan mong pamilya, asawa, anak mo na patuloy sa'yo umaasa. Ang iyong pamilya na siyang naging dahilan kung bakit sa ibang bansa ikaw ay nakipagsapalaran, mga mata nila ngayong kapwa ay luhaan, sikmura'y kumakalam at nagugutuman. Ngunit ang masakit sa iyong pag-uwi, sa iba ka natutuloy at mamamalagi, asawa at anak mo'y naghihintay sa iyo palagi, di nila alam sa iba ka na napagawi. Bakit ganyan ang iyong ginawa? Pamilya mong tinaguyo at pinagpalit sa iba, di ba't iyong pinangako nang iwanan mo sila, ikaw ay babalik, kayo'y muling magsasama. Dahil ba sa LDR kayo ng iyong asawa? Kaya't ang lambing na nais mo'y hinanap sa iba, di mo man lang ba inisip kung ano ang sitwasyon nila, kung bakit kayo ay walang oras na maglambingan sa isa't isa? Kapag kausap mo ay ang iyong pamilya, ikay nagagalit, sasabihing busy ka, pero ang totoo may ibang hinihintay ka pala na nais makausap kahit na buong araw pa. Kawawa naman ang iyong asawa na umaasa sa kanila, ikaw ay uuwi pa, ang di niya alam puso mo'y nasa iba na. LDR ang dahilan sa iyong mawawasak na pamilya. Sana'y matuto ka na labanan ng tukso. Huwag magpaapekto sa gawa ng demonyo. Para sa kinabukasan, laging isipin mo, mahaba man ang iyong kontrata, sa pamilya pa rin ang uwi mo. Kung kayo LDR, ay huwag kalimutan, magmahalan, disiplina, respeto ang kailangan. Sana ay huwag na magiging dahilan kakulangan sa oras upang pamilya ay pabayaan. Bakit ba ganon? Pag LDR kayo, may chance ang magkahiwalay, mawasak ang pamilya mo. Pati mga anak nyo ay nadadamay dito, broken family daw, sila'y tinutukso. Kung ang tukso ay inyong papansinin, sigurado ng buhay ninyo'y wawasakin. Napakarami na gaya nyo na LDR rin. Sanang relasyon nyo ay huwag sasayangin.
Di ba't marami naman ngayong pamamaraan na pwede niyong gawin upang pananabik ay maibsan ang mahalaga pamilya mo ay matutukan nang hindi masayang ang inyong pinaghirapan. Sana kung ano ang ipinangako mo sa iyong anak at asawa na naghihintay sa iyo, ang lagi sanang isa puso't isa isip mo, ang iyong pamilya ay itaguyod ng buo. Sa mga tukso na naging dahilan, hindi ninyo man lang banagawang mag-isip at sila'y kaawaan ang relasyon na inyong pinasukan, pamilya'y mawawasak, mauuwi sa kawalan. Kung ikaw naman ay naghahanap ng kalinga ng iba, mag-isip ng paulit-ulit kung ang pasya mo'y tama ba, lagi mong isipin ang kinabukasan nila, pamilya mo'y umaasa, buhay niyo'y giginhawa pa. Kahulugan ng LDR, sana'y baguhin na. Huwag gawing dahilan na magkalayo kayo sa isa't isa. Sana'y alalahanin nung kayo ay bago palang nagsasama, di ba't nangarap kayo na makabuo ng pamilya. Kaya't sana ay huwag mong papayagan kung may isang tao alam mo na magiging dahilan ng ang asawa't anak na iyong pinangakuan biglang mawawala sa isang iglap lamang. Ito ang tandaan mo, LDR man kayo, kasama sa magmahal ang magtiis at magsakripisyo, lalo na kung ito'y mapagtatagumpayan ninyo, masarap isipin na naging matatag kayo. Natural sa relasyon ang nagkakatampuhan, pero ang maghanap ng iba ay di tamang dahilan. Pag dumating ang oras na hindi kayo nagkakaunawaan, ay huwag pabayaan inyong pag-usapan kahit na kayo ay sitwasyon LDR man. Long distance relationship man kayo, sana'y panahon ninyo'y magbago. Huwag tutularan ang kwento ng ibang tao. Alisin ang sumpa na bumabalot dito. Sitwasyon ninyo ay LDR man. Magiging matagumpay ang relasyon at pamilya ninyo. Sabihin man na milya-milya ang layo nyo sa isa't isa. Kung may love, discipline, respect naman kayo, kahit ilang taon pa kayo magkalayo, walang hiwalayang mangyayari sa inyo. Lagi nating tatandaan ang karma'y nakahanda para sa mga taong manloloko ng kapwa. Kung sa iyong akala wala sa iyong nakakakita, matakot ka sa Diyos na siya sa iyo ang bahala. Long distance relationship ba ang sitwasyon ninyo? Sana'y mahalin, disiplinahin at respetuhin ang relasyon na merong kayo. At kahit na lumapit pa ang libo-libong tukso, di kayang wasakin ang pagmamahalan na itinataguyod ninyo. Sa LDR, tatlong mga kailangan: magtiis, magsakripisyo, maging matapat ang kapwa nagmamahalan. Kung iyan ay inyong tataglayin, mga kaibigan, walang imposible. Relasyon nyo ay tagumpay ang kahahantungan.